Me again, Sunny, and welcome back to my channel. Ngayon po, magbibigay po ako ng tips sa inyo kung paano ko po nakuha yung 1,000 subscribers ko sa loob na isang buwan. Hey guys, it's me again, Sunny, and welcome back to my channel. Ngayon po, magbibigay po ako ng tips sa inyo kung paano ko po nakuha yung 1,000 subscribers ko sa loob na isang buwan. Yan. Bali po, ang ginawa ko po talaga, pinost ko po or shinare ko po yung YouTube channel ko sa mga social account ko. Social media account like Facebook, Twitter, tsaka Instagram. Para po malaman nila na nagbablog na po kayo. Kasi kung meron kayong 500 friends sa Facebook, yun, hindi man lahat sila mag-subscribe sa'yo kasi hindi naman po lahat meron YouTube account, at least meron pa rin mag-subscribe sa inyo. Yun ay yung mga kaibigan nyo, kamag-anak nyo, family nyo, and then bukod sa family nyo, yung mga nakakilala sa inyo, syempre. Malaki po talagang tulong kung meron po kayong mga other social media account. And then, yung mga sumunod, syempre, ang ginawa ko po talaga, nung unang mga araw ko ng pagbablog, eh, hindi ko po talaga alam yung gagawin ko. Kaya nagre-research po talaga ako about sa mga small YouTuber na katulad ko, kung ano yung mga ginawa nila. Para nakakuha po ako ng tips mula sa kanila para magawa ko rin po para sa sarili ko. Para mag-grow din po yung YouTube channel ko. And then one time, nung nanonood ako, then nakita ko po, aba bakit gano'n may mga hug to hug, yakapan naman tayo, ganyan-ganyan. Eh, isang linggo ko na po nalaman yung dapat gawin pala para mabilis magkaroon ng subscribers. Kaya, yun nga po yung ginawa ko. Bale, ginawa ko po, sinubscribe ko po yung mga sikat na vlogger dito sa Pilipinas para po lagi pong updated kung meron silang mga posts, bagong vlogs na in-upload. Kasi, doon nyo po makikita yung mga small YouTuber na naghahanap po ng talagang mga friends, yan, mga subscribers din. Then, pag nandun na kayo, nakita nyo na meron na post na yakapan naman tayo, hug to hug, tulungan, like that. Bali yung mga nag-comment po doon, bibisitahin nyo po isa-isa yung mga YouTube channel nila. Panoorin nyo po yung video nila, tapos mag-leave kayo ng comment na nahag na kita, nayakap na kita. Pero usually kasi pag sinabi mong hug to hug, minsan alam na rin ni Whitey na nakikipag-sub to sub kayo. Kaya siguro mas maigi na rin na wag na lang po natin gamitin yung hug to hug. Gamitin na lang natin yung mga Tagalog na words para hindi ma-detect ni Whitey. Then, sa po every time na magbibisita kayo sa ibang small YouTuber, kailangan talaga magpanoorin nyo yung video para po hindi po masayang yung pagpunta nyo sa bawat channel. Kasi dapat po talaga panoorin muna yung video, then mag-leave ng comment, then subscribe. I-like nyo rin po para sure. Pero make sure po na gagamit kayo ng maayos na comment. Yan. Kasi minsan kasi pag sa tingin ni Whitey, parang hindi kaya-aya yung message mo, kahit Tagalog kasi minsan akala nila may something, i-spam nila yun. Kaya dapat talagang okay yung message natin na ibibigay. Ano po yung gagawin nyo? Yan, dapat po may social media account kayo. Then mag-research kayo about sa mga small YouTubers sa para magkaroon kayo ng tips. Then, i-follow nyo po, subscribe nyo po yung mga sikat na vlogger sa Pilipinas para lagi kayong updated. And then, bisitahin nyo po yung mga channel ng mga small YouTuber na naghahanap ng mga friends. Dapat lang po talaga may tiyaga tayo, masipag tayo, tsaka patient na rin. Masipag kasi
kailangan masipag ka mag-upload ng video, mag-edit, yan, masipag ka mag-isip ng content na gagamitin mo sa bawat vlog na i-upload mo, na gagawin mo. Tsaga kasi hindi ganun kadali yung pagbablog, hindi ganun kadali makakuha ng subscribers. Kailangan talaga umaga hanggang gabi, tatrabahuin mo talaga, tsaga-tsaga. Kasi tatulad kong nanay, talagang nakapag-vlog lang ako kapag may kahalili sa pag-aalaga sa anak ko. Yun, tapos nakakapag-YouTube lang ako, nakakapag-subscribe ako sa ibang YouTuber kapag tulog yung anak ko. Kaya minsan hanggang gabi, noong mga time na kailangan ko na 1,000 subscribers ka, hanggang gabi, madaling araw, gising ako para lang makahanap ng mga subscribers. Kasi nga sa umaga, halos kasi gising talaga yung anak ko. Kaya ganun, sobrang thankful ako at finally naka 1,000 subscribers ako. Sobra-sobra yung pasasalamat ko sa mga subscribers ko. Sobra-sobra po talaga. Kaya sa inyo, kung wala naman po kayong ginagawa, single kayo, diba? Ngayon quarantine, wala ganong trabaho. Tsaka po yung 1,000 na subscribers, mga saglit lang po sa inyo. Siguro po mabilis na or matagal na yung isang linggo. Patience, kasi po, katalagang hindi naman porke nag-visit ka ng channel at nag-leave ka ng comment, eh agad silang magre-reply sa'yo, agad silang magsasubscribe back. Hindi po ganun yun. Minsan po talaga yung iba, kasi nga busy, may trabaho, minsan 1 week ago, bago nila mabasa, eh which is masaya ko. Kasi usually po ganun ang nangyayari sa akin. Kasi kahit gaano katagal, at least binabalikan po ako ng mga YouTuber na pinuntahan ko. Kaya maraming salamat po talaga. Ayan. Kaya po yung payo ko po sa mga small YouTuber na kagaya ko, sa tulad nating mga baguhan, kung gusto natin yung ginagawa natin at mahal talaga natin, eh huwag po tayo susuko. Yan. Kahit pa gano'ng katagal yan, basta huwag tayo susuko, kasi bandang huli, talagang makakamit din natin yung mga gusto natin, yung pangarap natin, yan. Kasi sa tulad nating na baguhan, ang nakakilala lang sa atin, pamilya natin, katrabaho, kamag-anak, kaibigan, eh talagang kailangan natin dumaan. Yan. Dumaan, talaga natin dumaan sa butas ng karayom. Yeah, bago natin makamit yung gusto nating makamit sa buhay, pangarap natin. Kaya basta sa ating mga small YouTuber, sobrang good luck sa atin, and sana po lahat tayo maging successful vlogger, same ng mga ibang successful vlogger sa Pilipinas. Kahit hindi man ganun ka-success, at least naipakita natin sa maraming tao na ito yung gusto nating gawin. Ayan. Kahit hindi ganun successful, kahit hindi ganun nakita o wala pang kita, at least masasabi mo na, ha, ako to, ito yung gusto ko, ito yung gusto kong gawin sa buhay ko. Kaya gusto ko i-share sa inyo yung mga nangyayari sa buhay ko. Po nagtatapos yung tips na binigay ko sa inyo. Usually, alam naman na po natin talagang mga small YouTuber yan. Wala lang. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi ansaya ko po kasi naka 1,000 subscribers na ako. And sobrang thankful po ako sa mga subscribers ko. Maraming salamat po talaga. At syempre, guys, sana po supportahan nyo pa po ako lagi. And please, don't forget to like, share, comments, and subscribe to my channel.
Hindi ko. Pero guys, please don't forget to like, share, comments, and subscribe to my channel. And please don't forget to leave a comment. At sana mag-suggest kayo kung ano yung next na iba-vlog ko. Yan. Thank you guys. See you on my next vlog. Bye-bye.